Okay, ayan. Siguro this time, no, magbibigay na tayo ng example para sa previous discussion natin, which is in our previous discussion, na tackled natin yung stages of concrete, which is mula sa uncracked, tapos sa cracked, and then sa beam failure, okay? So, I hope naintindihan nyo na yun para diretso na tayo in our example para sa flexural analysis natin. So, pag sinabi po nating and crack, ibig sabihin, mas mababa po sa modulus of rupture yung tensile stress natin. Tapos, pag yung crack naman, so, yun po until mag-reach to failure. So, doon na yung beam failure yung ano natin. So, mas mataas siya sa tinatawag natin na 0.45 F prime C. Okay, so, magbibigay na tayo ng example, no, para mas maintindihan nyo pa yung mga na-tackle natin previous. So, here's our example. Let's start. Our example will be, assuming the concrete is in cracked, compute the bending stresses in the extreme fibers of the beam, shown in the figure 2.5, for a bending moment of 25 feet kips. So, ang hahanapin po natin no, sa ating question is, yung bending stress po natin. Ano po yung value ng bending stress natin? So, yung bending moment na binigay, yung na-experience na moment po ng ating struct, ng ating section is 25 feet kips. The normal weight concrete has an F prime C of 4,000 PSI. So, yung normal weight concrete po yung ginamit natin. Tandaan po natin yan. With an F prime C equal to 4,000 PSI. And a modulus of rupture, so ibig sabihin, yung modulus of rupture is already given. It is actually, kung hindi siya given, you can solve that kasi binigay din naman po na meron po tayong normal weight concrete, di ba? At saka yung F prime C na 4,000. So, since this is an English system, so ginamit po niya is 7.5 tapos lambda square root of F prime C. Pero, if you are solving an SI unit problems, so, yung gagamitin po ninyo, yung na-discuss ko previously, yung gagamitin po ninyo is 0.7 lambda square root of F prime C. So, yung kinaiba lang po is 7.5 at saka 0.7. So, pag lightweight concrete po, lagi po natin gagamitin is number 1. Yan po yung isa-substitute natin. So, yung modulus of rupture natin is equivalent to 474 PSI. Yan po yung value ng modulus of rupture natin. The second question is determine the cracking moment of the section. So, ano ba yung mukha ng section natin? So, ayan. Yan yung mukha ng section natin. Ganun po siya. So, may total height po tayo na 18 inches. May tsaka meron din po tayong base na 12 inches. At saka, from the tensile bars, papunta po doon sa extreme fiber natin, yung height po niya is 15 inches. Tapos, mayroon po tayong 3 inches papunta po naman dito sa pinakamababang part natin. So, isosolve natin, the first question is isosolve natin yung bending stress. So, ano yung bending stress na tinutukoy dito? Actually po, pag nagsasolve po tayo ng analysis, it is like an investigation. Assuming na kumpleto na, no? Assuming na, kung ikaw engineer, kita mo na ito yung section. Ito, may bars na siya. So, ano mo na lang, i-investigate mo na lang, di ba? So, yung analysis is makahalintulad po natin yun sa investigation. Masasabi natin, yung investigation is actually an analysis po. So, yan. So, i-investigate natin or i-analyze natin kung ano yung bending stress nitong section na meron tayo given yung mga F prime C, yung moment na mga naandyan. So, investigate po natin. So, since gusto natin yung kunin, alam po natin na yung bending stress. So, sino ang mga nakakaalam dyan? Yung bending stress or sa strength of materials pa natin is equivalent to F is equals to MC over Y. Diba? Tama po ba? So, MC yung moment, yung distance to the neutral axis over over I, which is inertia. So, tandaan po natin yan, ha? So, ito po yung solution. Okay, yung proper solution.
So, sabi ko po is, it is uncracked, di ba? So, pag it is uncracked po, ibig sabihin, hindi pa siya equal dun sa modulus of rupture natin. Yung lagi ko pong sinasabi na yung gagamitin natin is yung area gross. Ibig sabihin po, yung total base at saka yung total height yung gagamitin natin. So, considering na yung section natin is rectangular, ibig sabihin yung formula for the inertia is 1 over 12 base times height to the power of 3. Considering na yung B is 12 at saka yung height natin is 18. So, masosolve natin yung inertia gross. So, we have 5,832 inches to the fourth. So, lagi pong tatandaan kasi it is inertia. Kung minsan po nagkakamali yung iba, raised to the power of 3 lang, raised to the power of 2, or minsan wala talaga. Pag inertia, it is always raised to the power of 4. Kasi tingnan nyo nga naman, it is in inches, tapos inches cube. So, inches to the fourth po. So, now, yun po yung formula, di ba? Sinabi ko sa inyo, MC over I. So, yung bending stress natin is equals to the moment. Investigate natin, no? Kung ano yung bending stress niya. So, moment, Y is the distance of its neutral axis. So, sabi ko kanina, pag uncrack, di ba? Yan, lagi ko talaga yung inuulit. Yung total base, total height ang kinukonsider natin. So, considering na rectangular to, yung y na gagamitin natin dito is yung half. Consider natin na yun, that the neutral axis is located at the center. Iwag nyo tong, i-erase nyo sa mind nyo yung bars na nakikita nyo dito para wag kayong malito. Considering na nakatago yung mga bars dyan sa loob, alam nyo na may mga bars dyan, i-investigate nyo lang, okay? So, since hindi pa nagka-crack, yung i-consider natin is yung whole length or yung whole height po natin. So, para makuha natin yung neutral axis, it is just, let's just divide it by 2 para makuha natin. So, yung kinukonsider natin na y is 18 divided by 2, which is 9. So, ayan. At saka, lagi po natin tatandaan, we have to be consistent with the unit na ginagamit natin. So, kung titingnan po natin, yung inertia natin is in terms of inches. Okay? So, pero ito pong moment natin is in terms of feet. So, ibig sabihin po, imumultiply natin itong 25,000 feet pounds natin sa 12 inch per foot. Para makancel po natin yung foot at ma-change po natin siya into inches. So, yan po, MY. Yung Y is, again, the distance to the neutral axis. So, sabi ko nga po, since kinukonsider natin yung total height divided by 2, so 18 divided by 2, yan po yung 9. Over, yung nakuha natin na inertia, yan. So, nagmatch din po sila, di ba? Kasi yung ginamit natin is total height. So, ibig sabihin, yung inertia natin dyan is yung, since ginamit natin is sa pag-solve ng inertia gross is yung total height, then sa pag-locate ng neutral axis, yung total height din po yung kinonsider natin. So, yung, as a result, meron po tayong 463 PSI. So, kung makikita nyo po, yung 463 PSI na nasolve natin is mas mababa kumpara sa modulus of rupture na 474 PSI. Ito po yung nagpo-prove, ito po yung nangangahulugan po ito na yung beam natin is hindi pa po nagka-crack. Ibig sabihin po, yung bending stress ng section or ng na na-experience ng beam natin is hindi pa siya umaabot, hindi pa niya na-reach yung modulus of rupture. Ibig sabihin po kasi nitong modulus of rupture, pag itong nakuha natin is equal na din po doon, ibig sabihin nun is magka-crack na siya. Ito yung tatandaan, ito yung nag-i-indicate na pag-reach doon, magka-crack na yung beam natin or yung concrete natin. So, since mas mababa, our bending stress is less than our modulus of rupture, then it means na hindi pa po nagka-crack yung section natin. Okay, so our next question is to compute
the cracking moment. So, pag kinag-compute po tayo ng cracking moment, yung i-consider pa rin po natin is the total height and the total base of our section. Kasi po, kumbaga given na may section ka na ganito, at what certain value of moment, which is yung tinatawag natin na cracking moment, na magka-crack. So, yung kinukonsider natin when we solve the cracking moment is still yung area gross po natin. So, given na may gross, may area gross tayo, okay, so kailan at what certain amount or certain value of moment na magka-crack na yung concrete natin. So, yun po. Dapat po, pag nagsosolve kayo ng cracking moment, yung ginagamit po ninyo dapat is still yung area gross. So, given na may formula na po tayo, no, for the cracking moment. So, since cracking moment, so ibig sabihin yung modulus of rupture yung gagamitin natin. Kasi nga, yun yung bending stress value na kung saan doon magka-crack. So, ito po yung nag-i-indicate na yung moment, kasi nga para pong ganito, kung flexural stress is equals to MC over Y. Yan po yung pinaka-known natin simula pa sa strength of materials, di ba? So, yung value na andito, if it is equal to the modulus of rupture, yung value na ginamit natin sa moment, ibig sabihin, yun yung value ng moment na nagka-crack or nag-start ng mag-crack yung section natin. So, ibig sabihin, they are related with each other. So, pag na-equal na itong bending stress natin to the modulus of rupture, yung value ng moment na yun, yun po yung cracking moment. So, given po, diretso na po tayo sa formula, formula na po na inaibigay, which is yung cracking moment is equals to Fr over Ig over Yt. So, given na po lahat, no, meron na po tayong na-solve kanina from the formula 7.5 lambda square root of F prime C. So, kung SI unit again, ang gagamitin ninyo is 0.7 lambda F square root of F prime C. Pero yung lambda po, pag normal weight concrete, it is equal to 1. So, yan. Substitute lang po tayo. Inertia gross, na-solve natin kanina, 5,832 inches to the fourth. Then, yung Y is yung half ng 18 inches, which is 9. So, ayan. Meron po tayong 307,152 inches pounds. So, siguro na lakihan na ng ayaw ng tinatamad ng magsulat yung gumawa ng solution. No? So, yun nilagay niya lang, 8 turns into kip. So, yan, kinonvert niya into feet kip. So, we have 25.6 feet kip. So, yan po, paano tayo investigate, no? Yan po yung first example po natin para sa flexural analysis. So, I hope naintindihan po ninyo yun. Dapat alam nyo po kung kailan nyo gagamitin yung area gross para matuto po tayo in any problems na i-handle natin. Thank you po.